ang Pilipinas, usa sa mga top remittance recipients. O, balik. Mga mga ni, hapit kada quarter or kada quarter ato mga ning mabasa. Ako nalang sa ning Usbon, ingon naging rin sa ato ang World Bank. The Philippines is among the top recipients of money transfer in 2018, which also saw remittances to poor and developing countries hit a fresh record and should become their largest source of external financing this year. Poor and developing countries. Pilipinas. Huh? I don't know. Napapatas poor or developing? Hopefully, natas developing. But many banks and money transfer operators charge too much, cutting the gains of migration. Daghan ko ng banko o money transfer operators, taas kuno kaayo o charge sa ilang pagbalhin sa kwarta, gikas gawas, ngaris Pilipinas. Oh. Kanilang daang statement, tinood yun eh. Una, hopefully, ang mga banko, ang mga remittance companies, mamubo-mubo na ilang charges. Ha? Praktikali man gud wa mo gunis lay gasto. Mabta na. So may I mean, lay gasto mubo kay lang gasto. Gamay ra ang gasto. Ani man kagikan sa gawas. Kuargo na, no? Mura ra man nagpadakag kanang sani, nagchat-chat ka ba, no? Nani for security code. Nasa na computer, mura mo na software nga palitonon and so on so forth. Pero sa iso mo narapot ang charge. Yeah, na gina, no? Negosyo man, but kinahanglan nga, kana po taong reasonably lang po. In a statement, the Washington-based multilateral lender reportedly that money sent home by Filipino migrants, workers, and others rose to $34 billion in 2018. Money figures are World Bank. However, growth in remittances in the Philippines was slower due to the drop, to a drop in private transfer from the Gulf countries. Okay. Mas bobo. Slower growth. Ni grow, pero mas bobo. Okay. Ni drop man ang remittances from the Gulf states or countries. Relate sa kusulti. Muna, mas maayon lang gamay-gamay lang yung mga tuwa ng Middle East tungod sa kadelikado. Labi na sa mga kabayanan. Aside from the Philippines, other top remittance recipients were India, pinama India, $79 billion, China, $67 billion, Mexico, ikatulo, $36 billion, ikaapat na yung Pilipinas, kaya ang Pilipinas, $34 billion man. Niya ang Egypt, $29 billion. Muna yung mga top 5 countries in the world nga nakadawat o remittances abroad. Money transfer reached an estimated 5 to 9 billion to low and middle income countries last year, up 9.6% from the year before, which had also been a record. Oh, umeng kag 34 billion ako malika ni para maka kay picture gid mo pila nang 34 billion pesos. Ah, dollars rather. So 34 billion dollars. Eh. Pila naman pila rong dollar? Ah, 34 billion pesos. Times pila ron? 50 55 bro, 56. Tuntan aon. Oh, wa man dere sa kong gitan aw. Anyway, let's say 55 or 53 there together. 53. 1.8 trillion pesos. Krabiha no. Ato ning 1.8 trillion pesos. I-divide na nag 1,000, 1.8 billion. Kung balibayin mo 1,000. Muna nga, kung tanaw ni mo, ang ato ang
mamatigayo sa ekonomiya sa Pilipinas, dako kayo ang na-contribute sa remittances. Ha? Muna, kaning mga bangko, remittance companies, usas mga nakapahimos. Usas mga nakapahimos pag-ayo. Of course, gikas bangko, muagir man nilang uban, padoong ng atos mga mall, padoong ng atos mga car dealers, housing developments, mga restaurants, of course, kwilahan, ang uban, padoong sa ospital, o ka, mga doctors, unya, nanay gitawag og multiplier effect. Na siya multiplier effect. Dako kay na siya og kahimuan sa kumpanya. Dako kay na siya og kahimuan sa mga kumpanya. Na mga kumpanya din siguro si Kuan. Na ako nga basahan ron. O sa another company 24 billion ginansya sa usa ka laing kumpanya. Nga ang negosyo nagkadaiya. No, gikan fast food, real estate, nagaing negosyo. No? Perte, kaning kumpanya, kaniya to, wagi ni Maili, antag iya, di ganiyan ka dato. Mawala yun na, no? Kisa may naghatag og income aning mga dagkuang ni Kunsyante. Remittances from OFW ang usas mga source of income. Of course, nailain kining mga BPOs. Oh, pero padoong nga ito sa mga negosyanteng dagko. Kumingon nga di ni maayo. Ako lang kining ito mga negosyanteng dagko, sukli ilagin ni ang inyong nadawat na ginansya sa itong mga OFWs, sa itong mga BPO workers. Baliki lang. Kaya ang inyong negosyo, magapadayon. No? Tabangi ang mga OFWs. Na diliin tayo magka-problema silang pamilya. Programs for the OFWs. Sukli sa ilahang pag-sakripisyo sa gawas. Ay, wapan ni mga abroad. Wapan ni mausong abroad-abroad sa aning Pilipinas. Di ba? Ingon po ni mga negosyante. Ay, ilang negosyo lang yapon may bisagway ng abroad. Lahir yun na. No? Una ka ng mga negosyante ng mga para na ako, ha? Mga arrogante, hambugiro kayo, kay, ano pa, murag, salya, kuan, doduaan na yung mga wakay kalibutan sa kwarta, no? Mahimo. Di lang tayo maging anak, kaya di magyun mo madato kung wak pa ning mga kaigsuna na ito ng langyaw sa gawas. Kaya yung ipamalit, di mga gwapo kayo ng mga, ha, kabtangan, sakyanan, dagong bay, ay, yung mga lifestyle nga para mga rich and famous, hindi na may tabo, uwa pa yung mga middle class overseas Filipino workers nga narabaho para ninyo. In a way, ha? Of course, naagya po yung nadawat na kinaam na siya exchange of products and services, pero pag observation na ito, usay ka ng kuwara pagkaya, baka ng abuso na po, no? Abuso na po. Di na po na mao. Ha? Kipahimus lang na po ang kahuyang in town. No? Ha? Sa wa magkate ko sa magkod ba? Magkuta maana na nga wala. Kuhan ko. Kinintahay. Good, no? So, that's cultural. No? Di rin na-excuse pero sa man. Di ako ta niagi pamataan ng mga estaduhas kinabuhi. Hindi kita mahay mag-control sa itong financial. That's why din sa ORAS OFW, every time mo announce yun, ano ba? 1.8 trillion pesos. No, giunsa man yung pagkupot ang inyong paahat ni ini. Pila ka million ang inyong nadawat in a year, in 2 years, in a month, pila ka libo ang inyong nadawat. Asa man pa doon. At ginunaon nga kaning kwarta nga madawat yung kada buwan, anytime muhunong na. Pero dito sa mga may mukupot o kwarta, mupundo na nga dok. No? Muna, pugngan na to. Kamong mga dato, kibaw mo mga di sana mahog og inyo na mapahimuslan lang yun, saan na ninyo eh, matay raman ta. Sukli ipod ato mga OFWs. Make some programs, no? Nga, di taong kayo magkaproblema sa mga bata, so puhat mong sports program, mga seminars, activities, ayuda mo sa tung uwa. Anak bitaw?
Dili mo magpakabutabungol sa realidad, sa mga issues, panrabaho, nga magkalagyo. Diba? Eh, may nga butangan sa atong World Bank, poor and developing countries. No? Sa ito pa, kining poor and developing countries. No? Ha? Realidad ni nga, pag sila ka-graduates, pag-develop, magsalig pag sa sources from abroad. Pero, hopefully, no? Mo graduate ang uban, yan na, no? As soon as possible. Pero mulagi, at a certain point, nga dili pa na to, makabuot ang ato ang gitinguha nga madaghan ang trabaho dili sa atong nasod, atong tabangan po, no? Let's face it, no? Atong tagaan o ayuda ang nagkalisulisod. Muna ingon nga, usa sa mga atong panadili lang kay poor, kay wagi kwarta, kay atong mga OFWs, no? In reality, tagham yun lang madawat nga kwarta ikupara sa naas Pilipinas kada buwan. Pero, in another aspect ba, no? When it comes to time with the family, atong putangan na to, lisod, no? Na kung nahinabi ganyang amahan, no? Ngayang anak, duha kabuk doktor na, usa nang abroad na, nga pong pa niya sa nanrabaho pa siya, dakong kumpaya sa Pilipinas, nga permi siyang halayo kay salesman lagi, laing-laing probinsya, gawa sa Sugbo siya na-assign, sa stang lisura yun mo, stang lisura yun kung layo kasi imong mga anak, lisod yung ayok! Ito siyang tingkuyawa na muna magsigi siya monitor sa iyong mga anak. Saglayo siya. Okay. Nakadaiyang mga pakita mo, madunggan ni mo. Nabda ko yung saka klinti tungkol na yung patay sa Pilipinas. Kuyawan siya. No? Kuyawan siya nga maghuna-huna. Asa na kayang mga anak. No? Kumusta na ka sila? So, hindi siya mahinultulos yung trabaho. Diba? Muna'y ato ang predicament, muna ito ang concern in town, kulba. Yan ito, kulba. Hinam in town kayo. Kulba kayo. No? So, hopefully, government and private sector benefited sa atong pagpanrabaho, pagpag-migrante, will make some effort, maninguha, no? Nga masuklian ang economic benefits sa itong mga migrante na gihatag. No?